kaibigan, ito po yung wiring ng ating electric fan. Ilinabas ko na lang po para makita nyo yung actual kung saan mo dapat ikabit yung mga kulay ng wiring, kung paano po yung connection. Yung pong dalawang dilaw sa linya ng motor sa capacitor nyo po yan ikakabit. Tapos yung pong pula sa button number 3 po yan ang kabit ng ating electric fan. Yung black naman po sa button number 2 nyo dapat ikakabit. Yung white wire naman po sa number 1. Ngayon, yung common natin, yung kulay green, sa plug nyo po yung ikakabit. Sa line 1 ng plug, pinakang power. Tapos, yung pong isang linya ng plug, sa 0 nyo naman po yung nilalagay. Para yan po yung pinakang connection. Ngayon, pwede nyo po yung isolder kung meron kayo soldering iron. Pero kung wala naman po, kung magpapalit kayo ng motor, ng inyong electric fan, putulin nyo na lang po yung dating wire sa may button. Pero huwag nyo isasagad. Magtira po kayo na pwede kayong magdugtong. Tapos idudugtong nyo po yung linya ng bagong wire ng inyong motor. Ngayon, sa capacitor, pwede nyo rin po siyang isuot na lang sa butas ng capacitor kung wala naman kayong soldering iron. Pwede naman po yan eh. Lagyan nyo lang ng tape para hindi po makaground. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ikakabit. Yan po yung mga connection ng 0, 1, 2, 3 button ng ating electric fan. Yan po yung mga linya at kung anong mga kulay. Kadalasan po ang kulay ng ating motor ng electric fan ay black, red, white, and green at saka dalawang yellow. Yan po yung pinakang linya niya, diagram. Ngayon, yung pagkakabit, yan po yung actual. Ilinabas ko na lang para makita nyo. Sige po, ito umpisan ko yung aking gagawin ng pagkakabit nito. So, kabit na po natin ang ating electric fan, ating motor. Una po muna natin kabit yung ating wire. Ang pwesto po niyan, lagi nasa hulihan po yung ating wire. Suot niyo lang po sa may butas. Ayan. Tapos, sunod po natin yung ating capacitor wire. Dilaw. Tandaan lang po, pag nagkakabit kayo ng motor, baka kasi maputol yung mga wiring yan. Ayan po, medyo maiksi na yung ating capacitor wire. Ayan, medyo maiksi na siya, dudugtungan ko na lang po siya mamaya. Ayan, pag nakabit nyo na po yung una, yung hulihan, sabay nyo na yung ating stator para sa unahan. Naikabit na po natin. Ngayon, nalagyan ko na po siya ng tornilyo. Ayan po, lagyan na po natin tornilyo. Pero kabit na po natin sa kanyang stand para hindi po tayo mahirapang magkabit ng ating mga tornilyo. Ayan po, kabit na po naman natin sa stand niya para hindi po siya mahirap lagyan ng tornilyo. Kabit ko lang po yung kanyang stand. Sa ilalim po yung stand dito, yung iba pong electric fan sa side yung stand, yung tornilyo, pero ito sa ilalim. Ayan. Makikita niyo po yung tornilyo, nasa ilalim yan. Yung iba kasi, nasa side yung
pinakang lock ng electric fan para sa stand. Ayan. Kabit na po natin ating tornilyo para sa stand. Higpitan na po natin yung ating tornilyo sa ating motor. Ayan po, kabit na natin yung ating linya. Kagaya ng sabi mo kanina, yung red sa number 3 button dito po. Ayan. Yung black sa number 2. Eto. Yung white naman po ay para sa number 1. Ayan. Nakabit natin yung speed, yung tatlo. Ngayon, isosolder ko po siya para medyo matibay yung kapit. Ayan po, nakikabit ko na yung tatlong linya. Kailangan po natin ikabit naman ay yung linya ng plug, yung ating plug. Ayan. Ito po yung dalawang wire ng plug, yung positive negative. Ayan. Yung isa pong linya, kabit natin doon sa green na galing sa motor na linya na wire. Ayan, yung green kabila pong linya ng wire ng plug. Ayan. Tapos yung pong kabila, yung isang linya dito naman po sa zero ang ating button ng electric fan. Ayan. Kabit ko na po yung ating kabilang line para sa switch button. Wala po kayong pang solder, pwede nyo nang gamitin, putulin nyo na lang yung dating linya, pero huwag nyo isagad para may dugtong nyo siya. Thank you.
Ayan po, naikabit na natin. Ayan na yung ating linya. Ayan, nakikita nyo. Yung kabilang line ng plug, nasa green. Nanggaling sa motor. Yung kabilang line ng plug, nasa zero. Sa ating button. Tapos yung puti, sa number 1. Yung itim, sa number 2. Yung pula, sa number 3. Ayan. Kakabit na po natin yung ating mga tornilyo. Ayan po. Kung may clip po kayong ganito na mabibili, ayan po yung ikakabit nyo. Para kahit hindi nyo lagyan ng tape, electrical tape, dito sa bilang line ng sa flood saka yung green na galing sa motor, para hindi nyo na kailangan ng electrical tape. Ayan po, kabit nyo lang sya. Tapos ipitin nyo lang ng place. Ayan po. Ayan. Pwede na natin siya ikabit pati yung kanyang switch. Ayusin lang po natin para yung ating wire ay hindi buhol-buhol. Lagay lang natin sa ayos. Ayan po ang ating kapasitor. Ito naman po ang ating kakabit. Dalawa pong linyang dilaw yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito lang po natin kabit yan sa kapasitor. Sa kabila nga yung isa sa kabila. Ayan po, yung isang linya, dito naman sa kabila. Ayan, okay na po yung ating kapasitor, may kabit na. Pwede na po nating subukan. Tingnan na po natin. Yan, salamat po. Sana may natutunan kayo. Paki-share na lang po ang aking video at paki-like, paki-subscribe. Maraming po salamat.